So okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no. So ngayon guys, i-update ko kayo. So ito na yung day 6 agad din, no. Noong nakaraang ano natin na nakaraang content, day 2. So sabi ko nga sa inyo, kailangan ko maka 6,000 per day na glittering. So ano ba yung ginawa ko? Simple lang guys. Naghunt lang ako sa MS as unique monster, SP madalas boss hunting, tapos after ko magpatay ng green monster, nagmi-mina ako. Okay? So, wala akong ine-extend na ticket unless may isa-summon ako. So, sa ngayon, nakakapag-summon ako sa SP4F. Ito na yon, ito na yung result. Pero, hindi naman sobrang dami. Ayan, oh. So, nag-summon din ako sa SP2F. Siyempre, apat na araw yan, eh. So, nag-summon din ako doon. Tapos, pangalawa, guys, meron akong nakita ditong spot, which is tinuro lang ng isa sa mga subscriber natin. Hindi ko alam kung sino eh. So, sinabi niya na mas magandang tumambay dito sa Sagittarian Valley sa may... Dito, guys, sabihin ko na ha, ito sa sanctuary. So, yan ay tinuro lang ng isa sa mga subscriber natin. Okay, so hindi ko din alam yung spot na yan. Sinabi lang niya. So, credits to sa kanya kung sino man yung nakaalam. So, the best dito, guys, alam niyo kung bakit. Yung Sagittarian Valley is lumalabas yung chest ng 1 minute and 50 seconds pagkapulot mo. So, kung 4 na box yan per hour, guys, tuusin nyo na lang. Isipin nyo 2 minutes na lang. Pero, advance yun eh, 1 minute and 50 seconds bago lumabas yung box. Dito, guys, napaka-solid. 4 na box yan. Malapit dito sa may ano, guys, ah. So, ito yung bagong spot natin. Kaso, 5 nga to actually. Pero, ito kasi, guys, bihira tong lumabas. Pero lumalabas yan, pero hindi ko alam kung 30 minutes. Matagal eh. Pero ilang box to guys? 5. Kung including to. Pero sa akin, 4 boxes lang talaga yan. 1, 2, 3, 4, 5. So mag-AFK ka lang dyan guys. Gaya na sabi ko nga sa inyo, kung napanood nyo yung una kong content regarding sa 8 hours na pagtambay bilang isang chess master. Chess master eh, no? So, solid din yun, guys. Kasi nga, meron yung glittering, guys, oh. Isipin nyo, kahit pagod kayo, AFK lang kayo, mabubuo nyo yung legend nyo na mas mabilis kung wala kang ginagawa. Kaysa mag-hunt kayo. Halimbawa, puro kayo PK, di ba? So, walang mapapala yun, guys. Mas maganda, mag-AFK na lang kayo dito. Yung sa tinuro natin, di ba? Sa 9 Dragon Labyrinth, ito yung pwesto natin, di ba? So, dyan, 4 na chest din dyan. Tapos, bali 3 chest lang talaga to. 4 yung kulay green. Ito, 5. Kaso kulay green yung isa. Pag kasi kulay green, hindi ko alam kung 30 minutes, 20 minutes. Kasi hindi talaga siya nalabas. Random lang siguro. Ayun, no? Tapos kukunin natin to. Napaka-solid. So, meron pang pangalawang choice. Halimbawa, may tao dyan. Naunahan kayo. So, yung pinakita natin sa live, the best din yun kasi sa exact 2 minutes siya. Okay? So, ito muna yung mga sasabihin natin ispat na na-discover natin. So, tipi lang kayo, landmark, hidden altar. So, ito yung the best spot naman para sa 3 chesting. So, 3 chesting to, guys. Kung hindi pa kayo nakakarating doon sa Sagittarian Valley. Okay, dito. So, the best yan. Dito kayo, ano, dito na kayo magsisimula mag-AFK. So, 3 chest yan, guys. 1, 2, and 3. Gaya na sabi ko nga sa inyo, pag mas mataas na floor, mas masarap yung drop na loot. Ganun yun eh. Parang mas mataas yung chance na makakuha ng glittering. Na ano yan, kung pagmamasdan nyo yan guys. Kung, yan, nakita nyo, 3 life essence. So, pero ang pinaka the best guys. Sa tingin ko, hindi ko pa talaga actually, ano, kalkulado yung dito. Yung Sagittarian Temple. Ito talaga napaka solid ng chesting dito. Para kayong nag-TTOBD. Pinakita ko na yan sa live guys. Kasi dito, magkakadikit yung chest. So, may nakita pa ako dito, high level eh. So, yun nga lang, napakahirap pumunta dyan, guys. Ayan. So, ayan, sinasabi ko na yung tip sa inyo, lahat-lahat. So, dito may red chest din dito, guys. Ayan. Kasi dito, dikit-dikit yung chest, guys. Mas maganda, lagyan nyo ng mark kung ano yung ano. Sige, gagawin natin ng ano yan, chesting. Kung nasan yung mga chest. Sige, sa susunod na content natin. Pag nakaabot na kayo dito. Kasi, kailangan nyo makaabot dito, guys. Alam nyo bakit? Kasi yung sa June 13, bagong mapa, kailangan makalagpas kayo dito at makabalik kayo sa beach yun. Kasi, una panood niyo yung kay May Gamer Academia, tinapos niya to, di ba? So,
After niya matapos lahat yan, ito, itong Black Dragon, lumabas siya, pumunta siya sa beach yun, di ba? So, sabi din isa sa mga subscriber natin, yung mapa kasi, sa bagay kasi may idea na siya eh. Sa pan, ado, dito sa Pantasia area, meron ito guys, oh, may dalawa pa dito. So, dito yung lalabas. Dito siya, sa tingin ko lang. So, kailangan yung tapusin talaga yung main mission, kaso wala pa akong kasabay. Yun lang nakakalungkot. Wala pa akong kasabay, okay? So, ayan yung mga ginawa ko. Nag-chest hunting ako dyan. Tuwing live, nag-chest hunting ako dyan. So, kaya marami tayong glittering. Marami na tayong source ng glittering, kaya hindi na yan isa sa mga problema. Ang kailangan, ang problema nyo lang dyan is yung sipag na kailangan nyo. Okay? So, ayan, tingnan natin kung ilan yung glittering na nakuha natin in 4 days. Dapat 24,000. Dahil sa sobrang AFK ko yan, nakakollect tayo ng 3,000. Maka 1,000 ko lang per day niya, no? 800 per day sa AFK. The best na yun. So, tandaan nyo, guys, hindi na ako nag-TOBD. Kasi hindi na kaya ng oras. Okay? So, ayan, bubuksan na natin. Ito, syempre, unang-una. Napaka-solid yun, guys. Ayan, no? Diba? May 3 double. So, buksan na natin itong 1,600. Sure ball. So, pinalit ko na lahat, guys. Asian coin, ayan. In 4 days, naka-ano tayo? 2,700. Ayan, 2,700. Tapos, ito syempre, every 100 is 1,700, no? Ayan. 1,700, 1,600. Sana maka 24,000 tayo. Kung di tayo maka 24,000, malungkot. Dating ko na. 2,800. Dapat maka 24,000 tayo. At saka may nakuha pala ako, guys. So, kasama to sa ating tuos. Ayan. Nakakuha tayo ng Black Dragon Essence. Sa pagmimina yan sa SP. SP8 lang naman ako guys eh. Kasi SP7 dito, maraming pipoy. Agawan sila doon kasi may rules. Yan. Tapos ipalit natin sa Arcadia Village. Spirit Village pala. Okay. So, palit natin sa glittering. Sana, hindi kung 500. Wala naman tayong magagawa. Siyempre, glittering muna. Pwede rin ito. Gusto nyo. Ay, mahal pala nito. Tatlong ganun. Grabe naman. Ito pwede rin to, Dragon Steel. Pero saan po kailangan nyo eh. So pwede na yan guys. Palit nyo na agad. Ayan no. So glittering. Grabe naman ng glittering nito. Ayan no. Gintong ginto. Napaka solid yan guys. So tingin ko ano. Sana makaano tayo dyan. Yung pinakasagad 5,000. Tapos ang problema. Siyempre magbukas muna tayo nito pa isa isa. Baka makisang 1,000. So siguro yun yung hudyat. Parang nagbabasag ka lang eh no. Grabe naman, puro 100. Boom! Uy, 2,000 guys, pwede na. Sa pangatlong level siya, no? Tama ba? Pangatlong level, 2,000. Napaka-solid nun. Pangalawang level ba yung pangatlo? O, pangatlong level, oh. Malapit siya sa 5,000. Okay na yan, solid na yan, no? Grabe, oh, 15,000 na. Kailangan 24,000. Ito na lang pag-asa ko, guys. Nabag 400. Yung mga dalawa. Nako, bakit ganun? Ano yan? Dahil sa sobrang dami? Yung 200. Yung 200. Pwede yung 200, 300, 400. Yung 400. 400. Malungkot pag 100 lang eh. Yung tatlo. Boom! Grabe naman. Ang tumal. 23 pieces yun. So, ang kasama pala dyan, Expedition, at saka syempre yung CE, Clan Expedition, no? So, wala talaga 1,000, no? Ang dami nun, guys. Maganda nga yung ano lang, pasadya. So, baka hindi pa to 24,000. 19,000 lang. So, kulang tayo ng 5,000. So, ibig sabihin, nakaano lang tayo, 5,000 per day. Hindi lang 5,000, kulang-kulang. Siguro mga 4-5 per day lang, no? So, mababa yan, guys. So, kailangan talaga, ano, mag-summon sa SP ng sagad para ma-maintain natin yung 6,000 per day. Okay? So, may ticket pa naman ako sa SP pero hindi pa tayo magsasummon ngayon. Medyo katamaran pa. So, 4,500 per day nag-glittering goods na rin yun. Tapos, tingnan natin kung makakailan tayo ngayon. Siyempre, unahin na natin agad yung legendary, no?
Kasi meron tayong nakaraan. Boom! 12 agad. So, ilalahat ba? Ay, yun lang. Wala tayong gold. Teka lang. Buti na lang. Buti na lang. Mura yung DS ngayon. 90 gold na lang, no? Sa server nyo, magkano na lang ang DS? Buti na lang. Medyo mura DS dito. Alam ko, balita ko sa iba daw. Ano eh? Ang ano ng DS eh, 70 gold na lang daw. Totoo ba yun? O, fake news. 10,400. Ba't ganun? Ay, wala akong copper. Wala tayong copper. Patay tayo dyan. Sige, ano muna natin itong 400. Grabe, marami pala makakarap ngayon. Grabe, 77. 77 yung tradable. Ibebenta ko yan, guys. Teka, wala tayong copper. Hala. Hala siya. Bili tayo. Ay nako, buti na lang ang mura ng copper dito. May mura ba? Ito 32 gold. Try natin muna to. Kasi wala tayong gold masyado eh. So yan, 4 million din niya. Wala, kukulangin tayo sa ano. Teka lang, baka masama yung tradable. So ito guys, yung epic. Ibibenta natin syempre yan. Yan, 10 o 12. So naka 12 tayo. Tapos syempre 30 na ito, 33. So, dagdagan pa natin ng isa para 34. 34. Isa pa. Huwag kang tradable. Nice one. So, gawin mo natin legendary. Uy, madami pang sobra. Kukulangin tayo sa TS. Yun lang. Eh, grabe. 14 yung tradable, no? Ipenta ko muna kaya. Hindi ko kung magkano to. Grabe, 34. Dami na. 150 na yan, no? Kalahati na lang. Wala tayong dark steel. Kulang tayo sa DS. Yun lang. Hindi natin makakita yung total mismo. May natirang ano. Glittering. Hindi natin nasaid. Hindi ko pala calculated. Ayan. May naging tradable pa. So, yun. So, halos naka ano na tayo. Tingnan natin yung progress. So, may mga natira pang glittering. So, kulang tayo sa dark steel. So, yung 79 pieces nito, ibebenta natin syempre. Magkano gold to? So, ayan. Alam nyo na kung bakit pag mataas ang level, mas mabilis mag... Grabe, ang mahal, no? 6.5. Pag ganyang 6.5, masarap ibenta yan. Sipin nyo, 6.5 times 83. Napakabilis lang ng materials ngayon gawa nung ginagawa nating technique, no? Yung technique sa demon summoning scroll, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, 40 per ano? 40 per alt. 539, may bibili kaya nito ng isang bultuhan, no? 539, nasan yun? Kung magkamali ako, no? Ay, ba't ganun? Isang piraso lang ba nilagay ko? Ay, walang ano? Copper. So, ito, pwede nyo nang ibenta, guys, yung mga naitago nyo dito. Pwede ito, magkano ba to? So, pwede ibenta, ito, katulad ng steel. Yan, steel na. Kasi hindi ko naman kailangan ng steel eh. Pwede nyo ibenta. Cause of emergency. Ah, alam ko na pwede nyo ibenta pala guys. Ito, hindi naman masyadong kailangan ito. Sobrang dami na. Yung enhancement. Na, ano, refine. Ito. Yan, mas mahal yan eh. So, bawasan nyo guys. Wala kang paggagamitan yan. Pwede nyo ibenta yan, no? Ang 2,000. Pero, nasa sa inyo guys. So, 5 million, no? Diba? 2,000 lang, pero 5 million na yung presyo, pwede nyo siyang ibenta. O, diba? Boom! O, 5 million na. Paano natin ito? Ito ng 83 times 6.5. 83 times 6.5, 539 ba? 539? 539 ba yung kanina? Bayan mo na. 539. 83 times 6.5. Grabe, 539. Tapos maging tradable. Benta ko na kaya muna to. 109. Sige, benta muna natin, guys. Grabe, no? 1-1? 10 piraso? Benta muna natin, guys. Kung may bibili niyan, di ayos. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. Iwantin ang isa. Kasi sa tingin ko kasi, guys, napakabilis ng ano natin. Ang bilis ng grinding natin today. Hindi siya yung katulad nung nauna na napakabagal. Yan, binend na natin. Okay? Solid. Easy, 3K gold agad.
Di ba? So, kapag malakas ang main nyo, mabilis magpa-gold. Kung ang goal nyo is kumita lang, di ba? Ayan. So, hindi ko makikita kung ilan na to. So, 1, 2, 9, 18, 27. So, solid na, guys. Ayun na yung update regarding sa pagbuo ng ating legendary. So, nasa ano na tayo? Kung ito lang yung pagbabasihan natin, kung titingin nyo is 1... Hindi ka sa amin tradable, guys, ah. So, meron na tayong 1, 2, 9 plus... 18 plus 28, no? Less 500. So, ang kailangan na lang natin is 325. Kung hindi natin ibebenta yung 25, nasa 200 pieces na tayo. 40%. So, nasa 40% na tayo sa pagbuo ng legendary. Kasi kung 500 dyan, tignan 20%, di ba? 20, 40, 60, 80, 100. So, nasa 40% na ako. Halos nasa kalahati na. Ibig sabihin, may 20 pieces na akong legendary mats kung hindi ko binenta yon. Okay, kung mabenta siya, goods din, hintayin ko, mag-grind ako ng sobrang sipag. Kasi yung 2,000, kunyari, mabenta lahat yon. Kano yung 3,000 gold. So, unahin ko muna codex. Codex muna, guys, malapit na ako mag-800 eh. Okay, so tapos yan bago mag-merge ng server July 4. Malayo pa naman yung July 4. Okay? So, yun lamang guys. Shoutout muna tayo. Siyempre, shoutout dun sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At siyempre, shoutout dun sa mga naka-like at naka-follow na sa ating FB page. Kung hindi ka naman naka-follow sa aking FB page, eh, bahala ka dyan. Pero shoutout talaga din lalo na dito sa mga member natin sa community. Dito sa ating YouTube channel. No? Napaka-big help niyan lalo na sa mga small content creator na tulad ko. At syempre sa huli, shout out din sa mga nagpakape sa atin last month hanggang recent. Diba? Recently lang, ito. Ayan, mga ano natin yan. Wala akong masasabi guys kasi walang words. Masabihin natin, no words can explain kung ano ba yung pwede kong sabihin sa inyo guys. Pero big thank you sa mga support nyo guys. Kasi kung wala kayo, wala yung channel ko. Tandaan yan guys, okay? So yun lamang guys, hanggang sa muli. Paalam.